What's up everyone? Welcome and mabuhay! And this is me, Yolan Chica, ang inyong nag-iisang chika dara ng bayan na babae may bigote. And welcome to my channel. Woo! Hinga! Woo! 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 Hello everyone! So nakikita nyo ba kung ano yung nasa aking harapan? So meron tayong pair of shoes na pang beach and meron tayong buhangin. So literally, hindi ka makakakuha ng buhangin ng obvious galing dun sa beach tapos ilagay mo sa plastic or what dahil sisitahin ka ng any facilitator or any staff doon sa beach na pupuntahan ninyo. And parang bawal yata talaga yun sa lahat ng beach na pupuntahan natin. So ito lang guys yung isang tip para makakuha kayo ng souvenir. As in, zero ang babayaran nyo. Free, instant. Make sure na kapag pupunta kayo ng beach is magkaroon kayo ng ganitong klase ng shoes, which is pang beach. Ang technique doon is, kailangan nyo lang, bago kayo umalis doon sa beach na yon, yung last day ninyo is, halimbawa, nag-swimming kayo or what. It's actually para natural na siyang napupunta sa loob yung mga buhangin and huwag nyo siyang babanlawan after nun. And ilagay nyo lang siya sa isang plastic. Tapos, ang gawin nyo is tuyuin nyo siya. Pagdating nyo sa bahay ninyo. Tapos, after that, ayan. So, gaya nga ng ginawa ko. Dahil tuyo na siya kasi 1 month na itong nasa plastic na to. Nilagay ko na siya dito sa ano, sa jar na ilagay ko na siya. So, this souvenir na nailagay ko is galing pa siya sa El Nido. Kasi napunta kami doon last February 14. So, ayun nga guys yung technique para makakuha kayo ng souvenir. Zero yung babayaran ninyo and wala kayong nalabag na batas or what kasi pumasok na dyan yung buhangin and hindi nyo lang naman hinugasan and naisama nyo na yung buhangin. And kung nakikita nyo guys sa aking harapan ay merong tayong kakaibang mga bagay. So, ipapaliwanag ko lahat. Hindi kasama yung remote. Bakit na dyan yung remote? Okay guys, so ngayon nga guys is summer na and everyone wants to go to the sea or in the air now. So lahat tayo gustong-gusto na mag-swimming, magbabad sa tubig, under the sea, makita yung mga bagay sa ilalim ng tubig, sa dagat guys, especially. And ngayon guys, ang topic ko ngayon is yung ating... Meron ako ngayon, basta yung sapatos na pangdagat, ito na nasa plastic, and itong bote, at itong papel. So, ipapaliwanag ko ngayon guys, dahil itong bote na to, wala kong nalaman dyan guys. Example ko lang siya na souvenir ko, and legit na mga shell siya na napadpad sa dalampasigan doon sa pinuntahan namin beach. So, itong mga shells na to nga guys, ito yung ginawa kong souvenirs dun sa ano, including itong bottle na to kasi napulot ko lang siya dun sa beach and siguro magiging basura lang siya kapag ka pinabayaan lang dun. But then, ginawa ko siyang nalagyan nung aking mga souvenirs and legit siya na nanggaling sa beach na pinuntahan ko, which is Masasa Beach guys. Hindi pa kayo nakakapunta doon, meron akong video guys, check nyo lang sa mga videos ko na Masasa Beach and sobrang ganda doon. Ito yung mga shells na pakita ko sa inyo. So yan, dahil nga pinag-uusapan natin yung mga souvenirs ngayon, ayoko kasi masyado yung mga keychain na parang common na kapag ka nagpupunta ka sa isang lugar na hindi kataga doon. Pag nag-out of town ka, puro souvenirs ay keychain na mga gawa na locals doon. Pero nakikita ko kasi ngayon sa bawat tourist spot dito sa Pilipinas is magkakapareho na yung keychain. So, ito ngayon, di ba nagpunta kami last February 14, so sinelebrate namin ng aking bebe. Valentine's Day doon sa may Palawan, which is in El Nido. So, bawal magkuha doon ng naman natin na bawal kumuha ng mga sea creatures, animals, or whatever doon sa sea. So, nakaisip ako ng paraan para makakuha ko ng souvenir doon
na natural. Kasi nga guys, ayoko nga yung binibili yung souvenir. So, bukod sa pictures na alam naman natin, ang Facebook ko ay punong-puno ng aking pictures. Gusto ko magkaroon ako ng souvenir na nanggaling doon sa lugar na yun. Pero kasi na, kapag kumuha ko literal ng buhangin doon, baka mamaya sa aeroplano karoon ng problema. So, ang ginawa namin guys is, di ba nag-tour kami doon sa may El Nido and maraming beach, white beach na napuntahan. So, ang ginawa namin, meron pang natirang buhangin dito sa aming sapatos na ginamit doon. So, ayan nga, hindi ko pa siya dinatanggal. 1 month, almost 1 month na siya dito sa plastic na to. And hindi na nga maganda yung amoy niya. Pero, nandun pa rin yung sand niya. So, ayan. Ang gagawin natin ngayon is, kukuhaan natin yung sand na nanggaling dito at ilalagay natin dito sa battery para magkaroon na tayo ng magandang. Kasi ang bakit naman ko nandito lang yung sand na souvenir. Eh, syempre, gagamitin pa namin to sa iba't ibang pupuntahan namin na beach. So, ayan. Nakikita niyo, nahuhulog na yung mga buhangin. And ang buhangin na gusto kong kuhain is ito nasa loob. Ayan, ang dami. Yes! Guys, hindi natin. Nandito siya literal guys ha. Hindi ako nagbibiro. Kasi nung ito, medyo maluwag siya and pinapasok siya ng buhangin kapag nasa loob siya. Ay kapag nasa dagat ka na medyo buhangin yung ground, pumapasok dito sa loob yung buhangin. So, ang nangyari, nakuha ko yung mga buhangin kasi medyo maluwag tong ano na to. Ay, may natatapon. Parang ba to? Daming pala niya. So, habang ginagawa ko to guys, ma-share ko nga nung no, nagalagala kami doon kapag kagabi kasi doon sa El Nido. Sobrang daming bars na bukas, sobrang madaming walwalan, pero mas madami yung mga foreigner doon kumpara sa mga locals na Pilipino na bumibisita. And nakakita kami ng ganitong jar, which is na pag naubos nyo yung palaman, alam nyo yung palaman to guys, alam ko na alam ninyo kung saan galing palaman to. And nakakita kami ng jar na to, worth 200 yata yun, na meron siyang sand. Tapos, kaya nag-come up ako sa idea na kumuha ng sand and ilagay nilang dito kasi sobrang mahal yung 200 plus and mahal na nga yung pagpunta doon sa El Nido, mahal pa yung mga souvenirs doon kasi nga ng price nun ata ay binase sa mga turista kasi mostly nga ng turista kagaya ng sinabi ko kanina is mga foreigners, so tinaasan nila. And including sa mga locals doon guys, share ko lang din na yung lahat ng tindahan doon is pare-pareho yung presyo nila and nagugulat sila. Sila yung nagugulat ha. In fairness naman sa kanila, sila yung nagugulat kapag nagpupunta sila sa ibang lugar and nakikita nila yung presyo na mas mababa dun sa kinagis na nilang presyo. And kapag pumunta ka naman doon sa El Nido, ikaw yung magugulat dahil napakamahal ng mga bilihin doon. So, ayan. Dahil nga yung tour namin is vegetarian and naitawid namin yon at sobrang saya. So, ayan nga guys, yung nakuha nating buhangin doon sa El Nido, doon sa aking sapatos. So, it's free lang siya. So, para pagandahin siya, lagyan natin ng unting design na bubot. Para naman, ayan, mas nakakatuwa siyang tingnan. So,
sobrang thank you sa lahat ng mga nanood nito, and medyo nakulangan ako ng memory, kaya medyo unti lang yung clip na nakuha ko ngayon, guys. And thank you so much sa lahat ng mga subscribers ko, and 100 plus na tayo. So I hope lumaki pa, guys, yung ating community. Panoorin niyo yung mga videos ko.